Kanina, nag-iisip ako naman ng topic sa vlog ko today kasi it's day 14, rest day ko. Babaguhin ko na yung routine ko. Gagawin ko na Monday to Friday yung workout ko kasi pag Saturday, Sunday, tid talaga ako nakapag-workout eh. Sabi ni Greek G, ano? Anong magandang gabi pag walang... Ano eh? Magandang gabi pag wala kang magawa. Ang totoo naman, ano ba magandang gawin pag wala kang ginagawa? And why boredom sometimes kills our life or make things worse, ba? Ayan. On trading side, sa totoo, sobrang daming ano nun. Sobrang daming adverse effect nun sa trader. Like, wala silang makita setup. And bored, wala tayong magawa. Entry na lang tayo kahit wala pa setup. Tawag namin doon, tanggay kati setup. TK setup. TK setup. Kasi, parang gusto ko lang magsunod ng pera or gusto nga. Mga tek. Tungko na to. Ano, something like that. Natitigay ka na mag-alala. And sa ibang bagay rin, kaya iba, nagsusukal or nanood ng corn. Ball, yadya ball. Kasi wala sila magawa, bored sila. Or nag-cheat sila kasi bored na sila sa girlfriend nila. Or iba, nagpapakamatay kasi bored na sila eh. Meron din, no? Ha? Meron din. So boring pakamatay nga. Pero huwag naman sana. I think sobrang daming opportunities and success na hindi nagawa ng mga tao dahil bored lang sila. Kasi tsaka scroll nila sa Facebook, kakalaro, kakasayang ng time. I mean, wala namang mali doon. Pero kasi minsan pag sobra yung isang bagay, imbis na i-allocate mo yung isang bagay sa ganitong bagay na mas importante, mas mag-grow ka or magiging fruitful yung pagiging bored mo, diba? Sabi nga ni, I think, sa ego is the enemy yun, yung alive time and dead time. Si Malcolm X, nakulong siya for 10 years nung, I think, teens pa lang siya or 21 years old. And ginamit niya yung time na yun sa kulungan na mag-aral ng books, ng mag-aral. Technically, sabi niya doon sa speech niya yata, yung prison yung college niya. And I think nagsalang siya ng mga iba-ibang laws or politics regarding racism yata, di ko sure. Hindi rin naman ako ganun kaalam sa kanya, pero yun yung nakalagay sa libro. He used that dead time dapat ng mga prisoner into a lifetime. So, wala kang rason para hindi maging or gamitin yung alive time mo. Pero para sa'yo, Kriti, ano yung tingin mong dapat nilang gawin pag wala silang magawa? Ibig sabihin, nasa prison ka rin pag gano'n, no? Pero just imagine yung kwento mo, literal na prison yun. Literal eh. Pero nakahanap pa rin siya ng paraan. So, strong yung will niya. Siguro ano, una sa lahat is... Siguro bored lang rin siya. What if, diba? Strengthen mo muna talaga yung will mo na i-push through kung ano man yung gusto mo maging. And kung gusto mo maging ano, gusto mo maging... Ano pa ba? Gusto mo maging profitable, then tiisin mo yung boredom. And i-divert mo yung energy mo on other things. So kung gusto mong lumaki yung katawan mo, then... Ayun. Tisi mo yung boredom ng chicken and rice forever. Pero kayo, nag-pizza ako. Kasi kanina pa ako kain ng kung ano-ano. Pero yeah, I think yun naman talaga yung kalaban mostly kahit sa anong bagay. Kasi paulit-ulit, you need to do it every day. You need to be, if gusto mo maging good into something, nagiging routine na nagiging yung bored na lang sila. I think nabasa, nakalimutan ko na saan book yun. Parang yun yung nagiging problem mostly ng mga nagbibuild ng habits kasi paulit-ulit. And wala sila nang, wala nang ganun eh, wala nang rush ng dopamine. Pero I think if part naman na yun, ng habit mo, hindi mo na kailangan isipin kung masaya o hindi. Pati if malalim masyado yung purpose mo behind it, kahit bored yan, gagawin mo, diba? Ikaw, ano bang magagawa mo kung bored ka? Ako kasi kunyari, bored ako. Ang pinakang ginagawa ko talaga, naglalakad talaga ako. That is my favorite hobby. Lalabas? Oo. Nabot ako ng 2 kilometers to 4 kilometers. Ako dito sa bahay. Dito kasi, napaka-boring dito sa bahay. Nasa bundok kasi ako. Pag lalabas ka, kailangan mo ba mag-drive ng 1 hour or 2 hours para lang makita ko yung tropa ko. And dito sa lugar namin, wala akong tropa or wala akong... Wala, sin wala. Pag bored talaga ako, for example, wala internet. Last week, buong week, wala internet dito. Ginagawa ko lang is, wala talaga. Literal na, it's either mag-shoot ng video, mag-edit, or laruin kay aso ko. Yun lang. It's either, hindi naman ako nagpapakroplastic na grabe naman, napaka-productive mo. Hindi. May mga dead time rin ako na, for example, nung isang araw, nanood ako ng isang series ng anime na 12 episode kasi naalala ko, nakita ko lang siya, ganun attention span, ay nakita ko, hindi ko pala ito natapos last 6 months ago. So, tinapos ko na 12 episode. Yun yung ginawa ko buong araw kasi wala internet eh. Pero yun nga,
For me, if bored na bored talaga ako, lalaroin ko lang yung aso ko. Ewan ko, parang wala akong kausap dito eh. Kaya yun, yun talaga. Laro aso and of course, workout. Pag wala na talaga akong magawa, like kahit rest day ko mag-workout ako if wala akong magawa. Pero nakasama na sa routine yun, hindi na dapat. Ano yun, normal na lang yun. Sa akin ano, pag TikTok. Yun. Pero, ako yun, ang mahirap sa pagiging content creator. Kailangan mo ng creative juice eh. Kailangan mo ng inspiration. Kasi ang dami sa comment. Yung Boss Ramen na gagaya ka lang naman ng video. May nakita kong ganun. Tapos may mention siyang creator. Sabi ko, hindi ko nga kilala yan. Sabi ko, and about naman sa pag-originality, think may pinagkuhanan rin sila nun. So, naghanap rin ako inspiration sa mga video online. Pero ikaw, Craig, if bored ka, ano dapat yung dapat mong gawin? Yung mga ginagawa ko, siyempre, ano, minsan, pag nababad ka sa TikTok, parang yung mamamalayan yung oras, no? Brain dead ka na nun, yung gano'n ka na nun. Ang batawag na yung zombie... Scrolling. No, yung nag-scroll ka lang parang ang zombie. Sa akin, ano, magbasa ng book, as in, sobrang... Every time na, meron akong cue na pag magbabasa ako ng book, may matututunan akong bago. Kaya sobrang exciting. Nag-feed kasi yun eh, like excited ka, tapos ma-fed up ka. Ito yun. Pero ano, tawag dito, pag may natututunan ka, tapos sinusulat mo, ano yung mga natutunan mo, tapos ano, tinatry mong practicein. Ayun yung ano eh, ayun yung challenging or yung exciting part. Hindi yung pagbabasa mismo eh. So, yung mga ano, yung mga gem sa mga nabasa ko, tapos you're applying it. That is one of the best ano rin for me. So may nakita kang result, ay yung pinaka gets mo mas nakakatuwa sa pagbabasa ng libro. Pero siguro if ako, if tatanungin niyo ako, Boss Ramen, ano advice mo if ako bored ako ng sobra? Siguro ang pinakauna kong gawin is mag-meditate kayo, reflect ka sa sarili mo kung anong dapat mong gustong gawin. And if think mo or tingin mo yung pagiging bored mo or yung ginagawa mo ngayon in line dun sa goals na gusto mo. For example, bored ka sobra, 5 minutes lang, pikit ka lang, isipin mo, ano bang gusto mong gawin, and ano yung kailangan mong gawin, and then gawin mo. And siguro if tinatatak or nasa utak mo na yun lagi, or nire-remind mo yung sarili mo lagi doon, hindi ka natatamarin gawin yun eh, kasi andun na yun, kailangan mo siyang gawin eh, gets mo, lahat na nang gagawin mo, simula ngayon hanggang mamatay ka, towards it na. So at some point, if hindi ka naging successful doon sa dapat mong gawin, tapos lagi, isipin mo, alam mo yung gusto mong gawin, tapos ginawa mo talaga everyday. Pag hindi ka naging successful, ewan ko na lang kung anong ginawa mong mali. Di ba? Gets mo ba? Kunwari gusto mo maging content creator, tapos di ka naman nagko-content. Di ba? Hindi talaga magiging, hindi ka talaga sisikat niyan, or may kilala man lang. Di ba? Kaya ako ang ginagawa ito, 90-day challenge eh. I mean, sa YouTube. Pero sa TikTok, nag-upload naman ako. Meron ka nag-comment sa akin kanina, sabi nga, I will... create contents like you, Boss Ramen, gano'n. Sabi niya, good luck to me. Sabi niya, wish you luck. And I hope mag-follow through siya dun sa sinabi niya yun. And yeah, I'm literally wishing him luck kasi nakaka-board gumawa ng contents. Ang dami nag-chat sa akin or nagsabi sa akin, hindi ka ba nababoboard mag-isip ng contents? And Boss Ramen, may script ka ba? Actually, wala. Minsan na, kanina lang, nag-isip ako ng contents. Siya na nagsabi na akin ng contents. Kaya may gandang video. Okay, concrete you, if may nagtanong sa'yo nun, ano ba dapat nilang gawin? Beside dun sa sinabi ko, para sa'yo lang. Ayan, pwede kang magbasa ng book, pwede kang mag-exercise, pwede kang ano, pwede kang maglakad. Ayun yung favorite na part ko, as in naglalakad ako ng wala cellphone, walang ano, distraction. Mindful lang na. That's why yung step ko talaga ano eh, average ko yung 7,000 per day. O kaya naman, kumausap ka ng tao, man, pag bored ka. Ayun din, kamusta yung kaibigan mo? Ayan, kahit wala ka kailangan. And you don't know kasi wala naman tayo, no? May pinagdadaanan. So kaya ka pinagdadaanan kasi dadaan ka lang dyan. Pero I think sa lalo na sa men's mental health, sobrang onti ng circle natin na nangakamusta. Uy bro, kamusta? Sobrang parang wala yata eh, di ba? Parang, ewan ko. Sanay na kasi tayo hindi nag-open or express sa mga feelings natin. Minsan ka meron yung mga mag-jowa na dyan. Kahit sa girlfriend niya mismo. Hindi siya makapag-open ng things niya, diba, or shits niya. Even me before, hindi ko kaya mag-open ng mga ano ko kasi feel ko nakaka-degrade sa ano. Pero, learn to be open sa mga bagay kasi mas hindi mahirap. Hindi mo kailangan ng certain ego or expectation para sa ibang tao, sa sarili mo. Hindi ka rin may pressure maging ikaw. So, and this, yeah. talking about friends. Sobrang saya kaya na meron kang kaibigan. Like, to give ano lang,
Si Nikki. Nakaway natin yan last year. Si Nikki, sila Sham. Pero look at us now. Ayan, kakaibigan. And we're trying to advance our goal. Ano ba yung goal natin? Siyempre, yung goal natin is to create a dynamic community na hindi lang nakafocus on one, trading strategy, but to develop their own playstyle. Kaya naman, mag-journal kayo. I think journaling is... Oh, journal your thoughts. Journal mo yung thoughts mo. Kasi if, yun yan, nag-reflect ka for 5 minutes kung anong gusto mong gawin, tapos hindi mo naman sinulat. Nakakalimutan mo yan. Since ang dami natin iniisip buong araw, ang dami tumatakbo sa utak natin. Bakit mahalaga mag-journal? Kasi the weakest ink can beat the strongest mind. So yan, sipin mo si Jose Rizal, di ba? Pero namatay siya. Pero nabit niya. Yung Spanish colonization dahil sa sinulat niya. O kaya sila Nelson Mandela ba yan? Mm. Yung sa Black Race or si Abraham Lincoln sa slavery yata, di ko sure. So ang daming things or benefits ng pagsusulat and writing. And also if meron ka nung skill ng writing, speaking, and creating, imposibleng humirap ka sa mundong ito, promise. Kasi ang dami mong pwedeng gawin eh. Ang dami mong... Yun yung mga skill na hindi mawawala, tingin ko. O sige, may AI. Pero again, yung sa GMA nga, yung speaking AI, wala nang human touch or walang human emotion or hindi niya maka-capture yung tamang gigil or kung ano man. So same lang rin sa skill ng writing and speaking. If meron ka nun, all goods na. Basta marunong kang gamitin. Baka naman marunong ka lang magsulat, tapos hindi mo ginagamit, or marunong ka magsalita, hindi mo rin ginagamit. So, again, pag wala kayong magawa, panoorin nyo to. Mahala nyo may gawin kayong bago. See you next video. Love you all. Peace. Paano yung vlog nila kong, no? As in, 8 minutes na sobrang dami nang nangyayari. Eh, mag-editor sila eh. Tayo wala. Ako lang nag-edit. As in, tawag dito, ang galing nila.